Ayon, magandang hapon, ako si Maki Lenor, ang Aguila Vlog TV. At dito sa tabi ko, si Kitty Girl, ang babaeng pusa, si Aguila Vlog TV Girl. Siya yung tindera ng INC Sari Sari Store. Ang INC Sari Sari Store ay simula kami mag-operate noon 2017 up to present. So, yon. Ang tinitinda ng Sari-Sari store na to ay more on focus kami sa mga press items tulad ng prutas at gulay. Meron din tayo ditong manok, isda, baboy, at iba pa. Meron din mga condiments and sauces. Meron tayong konting beverage, eggs, mineral water, soft drinks, mga konting assortment ng sabon, shampoo ngayon, conditioner, at may mga ilang. Marami tayong mga condiments and sauces dito. Mga ingredients, kasi nga puro mga press items ang binibenta ng INC Sari-Sari Store. So, meron din tayong mga pansit dito. Bihon, kanton, miswa, mga ganoon. Parang sa palengke nga. So, mas marami ang ano natin, ang gulay. Sa isang Sari-Sari Store na nag-ooperate na tulad na ganito, kung hawak mo yung mga perishable goods, dapat marunong ka mag-manage or mag-control kung para lalo na yung ngayon, summer season, yung mga leafy vegetables is madaling malanta. So kung mag-order ka ng gulay, make sure lang na yung kaya mong ibenta, yun lang ang ating bibilin. So huwag tayong mag-order na masyadong marami kasi nga, mainit ang panahon ngayon at ang mga gulay ay madaling malanta. So, kung ikaw ay nagtinda ng gulay, tulad ng mga since nga, sabi ko nga, mainit ngayon, so yung cabbage, di ba, huwag mo muna sila totally trim. Hayaan mo muna siya yung mga lumang dahon, eh, huwag mo muna tanggalin. Kapag ang customer ay bumili, tsaka mo siya itrim para hindi nagluluma yung mga pinakagitnaan ng cabbage. Hayaan mo muna yung mga lumang matatandang hibla ng Bagyo Wombok o Bagyo Petsay o yung cabbage, mga ganon. Saka na lang itrim kapag bibilin ha. Para pag tanggal mo ng mga lumang dahon, o di fresh tingnan, mas magandang tingnan, hindi siya mukhang tuyot. Yun, ganon mga style. So dito, tulad kahapon, mayroon mga taga farmers na from Batangas. May dala mga lowland vegetables. Pag sinabi ng lowland vegetables, ito po yung mga talong, kamatis, sitaw, yung mga ganon. So yun, dinadala na din ito sa Alfonso. Yun nga, meron tayong suki na nagdadala ng mga ganon dito sa Pax State. Mga lowland vegetables. So meron tayo ditong special na pansit. Yan, ang tawag na sotanghon. Yung top brand natin, dito yung sa Toron sinasabi, na pinagkakaguluhan ng pali sa palengke. Medyo maganda rin siya na ito yung pansit. Meron din tayo dito mga saging, mga root crops, kamote, ano po ba, mga gabi, yung ganun. May banana rin dito, may lakata, latundan, saba. Yon. Yung mga local farmers na taga dito sa amin, yan, ano po, naka-harvest ng lettuce, petsay, ginger, mga ganon. Eh, dinadala na dito sa pipino, ano pa, kalabasa. Yan, dinadala na dito sa aming tindahan. So, yung mga matitibay na gulay-gulay, yon, pwede ka mag-order ng marami ng ganon kasi hindi naman siya bulukin, hindi siya highly perishable. So, pwede kang mag-stack ng mga ganon tulad ng gabi, luya, kamote, yung mga ganon. So, yung mga leafy vegetables na madaling malanta, ayun yung minimal lang dapat ang
binibili, kung ano lang kayang i-consume o ibenta sa maghapon, eh yun lang ating bibilihin para hindi tayo malugi, no? So yun, sa isang ganitong sarisari store, yun nga, lumamayag pag na ang Aguila Black TV Store or INC Sarisari Store, paki-search nyo sa YouTube, INC Sarisari Store, kahit na ang ilagay nyo ay Sarisari Store lang, search nyo sa YouTube, Sarisari Store, makikita nyo doon ang INC Sarisari Store or Aguila Black TV Store. So, yun guys, ang mga tips nga lang, meron dito mga sa mga frozen, meron tayong mga hot dogs dito, meron manok, meron atay, may baboy. So yung mga baboy ay nagagaling na rito sa aming barangay ng bagong katay. So nakakaya sa isang linggo, nakakubos ka ba ng 100 kilos sa baboy sa isang linggo? Meron ano? Ilan? Sa isang linggo? Ulang 30 kilos, 100 kilos pa ng baboy. So ayun, nakakapagbenta kami ng baboy dito. Siguro mga yung baboy na 50 kilos pataas yan, kaya na lang ibenta yun dito sa isang linggo. Pero mga rich people dito sa aming paligid, marami mga customer dito na mga class A type customer na taga Rodeo Hills, Royal Tagaytay, na dumadayo dito sa tindahan na ito. Hinahanap yung mga, yun nga, yung mga gulay-gulay, more on gulay. Meron na rin mga isda-isda rito. May isda-isda. So yun guys, sana yung sa isang ikaw is sari-sari store owner, mga ganitong perishable. Ito kasing title, tindahan namin eh fruits and vegetables ang priority, pero meron kaming konting mga mga beverage items, konting groceries, kape-kape, gatas-gatas, mga ganon, condiments and sauces. Kasi nga gulay, manok, isda, baboy, ang aming tinda. So, kaya kailangan, marami kang tindang mga condiments and sauces. So, yon. Sa condiments and sauces, kinokontrol din lang namin kung ano yung kaya nating ibenta. Hindi tayo bumibili na masyadong marami kasi na-avoid natin yung magkaroon tayo ng mga may expired na item. So, yung kung ano lang yung mga saleable na basic na binibili ng mga customers, yun lang yung ating priority na binibili sa mga supermarkets or sa palengke. So ganun lang, control lang para maiwasan yung mga spoilage or damage or yung mga shrinkage. Ang perishable fruits and vegetables, yan medyo madali mag-shrink yung mga o mabawa, mag-lose weight yung mga ano natin, mga perishable goods. So kailangan matuto kang mag tinitingin yung mga damage ganyan. So sa presyo ng mga gulay, alam natin ang gulay at prutas everyday ay variable ang presyo niyan, paiba-iba. So para makuha, ikaw ay isang sarisari store owner or vegetable, fruits and vegetable na owner na tindahan, dapat alam mong control yung prices mo, yung mga presyo mo, paano natin siya bibigyan ng markup. Pag lowland vegetables na dito lang sa Tagaytay, Alfonso, Batangas na nakukuha, so, bahala ka na magmasakalangan, mas mataas ang margin ng highland vegetables na tulad ng cabbage, bagyo petsay, mga celery, mga ganon, carrots, at potato. Basta mga highland vegetables, kailangan mas malaki ang margin
O yung markup, compared mo sa gulay na from lowland. Kasi yung lowland, eh, misan dito sa taong barangay lang, peche, nakakakuha na. So kahit na mga, mas magkalang, mas mababa ang markup natin doon. Para kahit paano, ay makatulong tayo sa ating mga customers na bumibili dito sa ating tindahan. So ganun ang ginagawa namin dito sa aming munting palengke dito sa Barangay Back State. So yun ang mga sari-sari store owner. Talagang ano lang, ginagawa lang talaga ng alam. So kailangan kung perishable ang hawak mo, eh matutok kang from time to time, eh mag-check ng mga display mo kung ito pa ay good quality pa ba o hindi na. So, para tinatanggal mo bago mag-peak hours ulit. Dito ang peak hours kasi sa umaga, from open mo hanggang 10 o'clock or 11. Kasi may mga customers na bumibili ng mga niluluto nila para sa mesa ni pang breakfast or for lunch. Yeah. Tapos in the afternoon, from 4 o'clock onwards hanggang 4 to 8 p.m., ayan yung mga peak hours dito sa aming tindahan. Yung nga, pumipick up ulit sa ng customer ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Yung nga, para naman sa pagluluto ng mga pagkain nila sa gabi. Only in hours dito, ayun, parang 11 o'clock hanggang 3 o'clock to 4, yan, para lang pahinga ka. Pwede ka magpahinga. So, wala kang customers noon. So yung pag wala kang customer, no, yun yung time na sa isang sari-sari store owner, yun yung mag-check ng mga stocks mo, kung ano yung nawawala, ano yung kailangan mong orderin mo bukas, o isulat mo yung ano yung mga beverages na wala na, yung mga kape mo, groceries, dapat nagsusulat mo yung kung ano yung dapat mong bibilhin ulit. Tapos, kung ano yung mga pwede mong gawin, maglinis ka, yung mga ganun, yung mga freezers natin, kailangan, ka-schedule yan at least 3 times a week, nalilinis natin yung ating mga rep, yung mga likabok, kailangan marunong rin magpunas, hindi pa tunga-tunga nga pag lean hours, eh, hindi nakatunga nga ang tindero mataba. Ang tindero mataba, kung mo ng customer, yeah, maligo ka, at mo maligo, eh, magpunas-punas ka ng mga paninda mo, eh, check mo kung ano yung inaalikabok dyan, inaalikabok, yung expiration date. Ice cream! Di mo kaya tumataban, katawag ng ice cream. Ay, uy, nako, yan. May, ice cream daw, narinig ka. Lumabas ka daw, bilhan mo ako, bilis. Balik, ayun o. Hinawag mo eh. Ano ka? Nasalta yung babae, may mainit kasi, yun. Kuya, ate! Yes, tumatawag siya ng ice cream. Ayan, tindera kasi. Ate! Yung tindera, mainit nga kasi ngayon, nakakaroon ng kalembang ng ice cream. Ayan, bibili na. Pagpalipas sa oras lang, since lean hours, wala kasi nang ginagawa pa. So, kain-kain muna. Ayan. So, ang aming munting palengke, dito sa Back State, ay newly renovated. Nagpalit kami ng mga ding-ding-ding-ding, bubong, para in preparation for rainy seasons. Puro yun. So, ganon. Ang sari-sari store owner, dapat yun, una, marunong ka mag-forecast yung pricing ng mga fruits and vegetables mo. Mas mababa ang markup ng lowland vegetables compared mo sa mga vegetable from highland. So, yung mga groceries, so, yun, yung ating pricing alam ko groceries yung mga basic ko meron tayong konting meron din kami konting kape bigas to mga ganun so alam na medyo maliit lang ang margin sa mga ganyan lumalaki lang mabawi lang tayo sa margin sa mga beverage breads yung mga ganun. Sa mga canned goods, medyo maliit lang din. Ito mga non-food items, yung mga sabon-sabon, yan. Medyo mas malaki ang markup ng konti yung compared mo sa mga grocery.
So, yun guys. Yan yung mga karaniwang ginagawa ng isang sari-sari store owner. So, kahit sana kahit paano ay nagkaroon ng konting kaalaman sa inyo yung mga ginagawa ng isang tulad namin na sari-sari store owner o nagtitinda ng mga perishable goods. So, yun. Kung bago kayo sa aming channel, paki-like, share, and subscribe Agra Vlog TV. Paki-follow po ang ating Facebook page, Agra Vlog TV. So, ito, since mainit, kakain tayo ng ice cream na nakalagay sa tinapay. Yan! So, 10 hours pahinga sa kain tayo ng ice cream. Oh. So, yun guys, magandang hapon. Alright guys, good morning! Kung bago ka sa YouTube channel na ito, paki-like and subscribe! I'm Mackie Lunor, ang Agila ng Cavite!